You know me? Jimmy Sainz. Layo pala nito. Ah, nandiyan ba si Sir Pineda? Yes po, sir. Oo. Oh. Ah, sir. Yeah. Yes, sir. Kamusta po? Mabuti, sir. Eh, magtatanong lang po sana ako eh. Ano saan po yun, ba sir? Yung ano, yung Sun Valley Golf Course? Ah, dito po yun. Ito po yung pinaka main entrance. Diretso lang po kayo. Oo. At marami tayong mga snapping guardia dyan, no? Oo. Pwede niyong mapagtanungan at i-assess po kayo. Opo, opo. Ay, gusto ko sana makita yung kagandahan ng loob nitong Sun Valley. Opo, actually, lahat mo na pumupunta rito, talagang na-amaze sa ganda ng mga tanawin. At, isipin yung laki ng pinagbago nito. Eh, nung araw, puro bundok to eh. Ganda. Eh, pwede ba akong tumuloy na? Opo, pwede po. Thank you po. Welcome okay. Po, welcome. Okay. Thank you. This land is mine. God gave this land to me. This brave nation land to me. And when the morning sun reveals our hills and plain, with the help of God, I know I can be strong to make this land our own. Until I die, this land is mine. Hello everybody! Jimmy Sainz at your service center. Nandito po tayo ngayon sa Sun Valley. At kung saan po ay ito ay dati pong bundok. Ang nagtatanim dito ay mga taga-Sapang Bato. Sari-saring punong kahoy ang kanilang itinatanim. Mga gulay, kamote, kung ano-ano pa. Dahil doon po nila kinukuha ang kanilang kabuhayan. Nagtitinda po sila sa palengke. Itong lugar ay sakop pa rin ng Clark Special Economic Zone. Kaya noong mga 2006 ay nagkaroon ng lease agreement ang CDC at Koreanong negosyante. At makikita nyo ang kapitbahay, ang Sapang Bato. Mamaya po, lalapit tayo doon para kausapin ang mga taga Sapang Bato. Opo, sundan nyo po ako. Nga po, no? Ah, pwede po akong magtanong? Opo, sir. Ah, ito po ang, ano po ang barangay ito? Barangay Sapang Bato po, sa Minas City. Ah, barangay Sapang Bato. Opo. Eh, mga matagal na po kayo dito? Dito yes po, 36 years po. 36 years? Opo. Ano-ano po, kamusta po mga pamumuhay ng mga kabayan natin dito? Soft na po dahil po pandemic tayo ngayon. Mahirap po ngayon yung trabaho ng mga
Marami ko kasing nawala ng trabaho. Oh, eh, nasabayan pa tayo ng bagyo-tulan at saka init ng panahon. Oh, eh, ano ang pangkaraniwang kinabubuhay ng mga tao dito? Karamihan po nagtatrabaho po sila sa Clark. Nagtatrabaho po sila doon. Yung iba naman po, tulad ng mga kapatid nating katutubong ay ta, nagtitinda po sila ng mga kamuti, gano'n po. Yung bang kinukuha nila, yung kagaya ng mga itinitindihan na ilang kamote, meron ba silang pinagkukuna noon o parang namumurit, namumursiyento lang? Parang kinakalab lang po nila, itatanim tapos po. Ah, sila ang nagtatanim? Sila po yung magtatanim sa kanila. Sila nag-aalaga? Para pag namunga, sila na rin mismo nagtitinda sa palengke? Yes po. Eh, nabalitaan ko dito, meron din ang gawa ng uling dito. Apo? Saan kaya ang makikita yung mga gawaan ng uling dito? Karamihan po yung mga gawaan ng uling dito sa mga may bundok na po, malayo na po sa mga bahay-bahay. Ay, wala po sa barangay. Ay, wala po. Sa mga bundok na yun. Apo. Mga ganong kalayo kaya dito yung mga yung sinasabi mong kabundukan ng gawaan ng uling? Siguro po nasa 6 na kilometro, hanggang 7. Ano ang pangalan nila? Kayo ba ang barangay captain dito? Hindi po, hindi po. At dito lang kayo nakatigil. Opo. Eh napansin ko, eh tingnan nyo yan, napansin ko medyo may kalaliman. Ano kaya ito? Ito po bunga ng lahat to. Itong, kasi mababa ho yung lugar na yun. Opo. Tapos ito mataas. Ito ba ho natabuhan na ng lahar o ito talaga mismo to? Dati po kasi yung sapang yan, yung ilog na yan, maliit lang po yan. Ngayon tumutok po yung pinatubo, lumaki po yung sapa, tapos kapag bumabagyo, yung pong tubig galing ng bundok, dito po dumadaan yung tubig nila. So palagi-palagi po yung ano lang. Ayun. Eh, kasi natanong ko sa kanya, kasi kaya ako napunta rito, na-curious ako dahil tinawag na sapang bato. Alam niyo naman ibig sabihin ng sapa, matubig yan eh. Naikwento sa akin na ito pala, nung pumutok ng pinatubo, yun ang gagaling doon na sa bundok, kabundukan na tubig, yan po dumadaloy, kaya lang nagkaroon ng parang natuyo. Oo, halos natuyo na po yung tubig dito sa kaya natuyo na, tinawag na lang sapa. Sapang bato. Puro bato na ang nakikita nyo rito. Ito, nandito kami sa itaas. At yun yung pakikita ko sa inyo mamaya kung gano'ng kataas itong tinutuntungan namin. Kaya ayan po. Mamaya po, pupuntahan namin yung sinasabi mong ulingan dun sa kabundukan, mga 6 to 7 kilometers bago kami makarating doon sa gawaan ng uling. Opo po. Ano pa pangalan ulit? Marnie po. Marnie Manyalong po. Marnie Manyalong. 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 Opo. Okay. Salamat, sir. Okay po. Mabuhay ka. Thank you. God bless you more. Okay? Thank you po. Thank you. Sundan nyo kami. Lilipat kami doon sa ulingan. Okay? Ito pala ang barangay, Sapang Bato. Opo. Nandiyan po ba si Kapitan? Andito po. Yes po, good afternoon, Mr. Dino Santos. Kamusta po? Okay lang po. Galing po ako dyan sa sa mga taas na bundok nyo. Yes sir. Nakita ko po yung kagandaan. Nakita ko yung kagandaan ng bundok ngayon doon. Napakaganda, malawak na malawak. Nandun po ba yung yung San Valley, yung pala nung mga panahon na yun ang mga tao dyan, mga tao na naninirahan doon, mga taga-Sapang Bato. Opo. Ay naikwento sa akin, paano ba ba yung kinabubuhay nila noon? Nakwento ko kasi, yung sila yung nagtatanim ng punong kahoy doon. Yes sir. Gulay. Yes sir. Kamote. At yung ano-ano pa. At doon po nila kinukuha ang kanilang kabuhayan. Dahil yung mga nakukuha nilang mga punong kahoy doon, mga bunga, kamote, sila rin yung nagtitinda sa palengke. Yes sir. Sa iyo rin po yung magkabenta. Oo.
dumating ako sa punto na bago, kaya naging kapitbahay ng gandang lugar yung kabundukan ng Sapong Bato. Eh ito, kamusta po ka? Kamusta po kayo rito ngayon, Kap? Medyo problemado po dahil sa pandemic. Kaya lang, pinipilit po na makayanan ang nagiging problema po regarding pandemic. Opo. Eh galing na po ako dyan sa mismong Sapang Bato, naitanong ko nga, at nakakalungkot at nawala na yung tubig dyan, natuyo na. Pagpanahon po ng Tagaraw, ayan po, natutuyuan po ng daloy ng tubig ng ating sapang. Konting-konting na lang yung nanggagali sa bundok na tubig. Opo. Natigang na. Natigang. At yung karamihan po, nadaloy po papuntang Banban, Tarlac. Yung karuntong ng Banban, Tarlac po yung itong Sapang Bato. Nahanap po yung mga ano, mga gawa ng uling. Alam po may gawa ng uling dito sa may parting bundok niya. Okay po, dati po, ganun po yung nabuhay ng ating mga kabarangay, lalong-lalong na po yung ating mga katutubo. So, subalit po ngayon, nagbukas po ng mangilan-ilan pong mga hanap buhay, gaya po ng Punings. Punings, opo, nakapag-trabaho po ang karamihan sa ating mga kabarangay na katutubo doon po sa Punings Hot Spring. Pero marami pa rin akong mga katutubo na sulong-sulong yung kanilang paninda ng mga kamote. Patuloy pa rin po ang kanilang pagtitinda ng kalakal. Isipin nyo, nilalakad nila yon mula dito hanggang doon po. Parade ground, sa Palengke, sa Pure Gold, doon sa lugar doon. Apo. Doon sila nag-iikot-ikot, nagbabakasakali sa kanilang pagtitinda. Apo. At tuwing Linggo po at Huwebes, nakakapagtinda po sila ng kanilang mga kalakal, kanilang mga paninda dito po sa ating barangay. Mamaya po, at dahil kay Kapitan, kami naman ay papasyalan na namin yung ulingan kung paano ginagawa. Apa. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Mabuhay kayo po. At sana huwag kayong mapagod maglingkod sa ating mga kababayan dito. Hindi po tayo mapapagod. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras at pagbisita sa aming barangay. Salamat po. Kapitan Flores, the name you can trust, member PDIC. Okay po, andito kami ngayon sa Sitio Target sa Pampato, Angeles City. Kasama ko po si Ka Henry dito at siya po ay isa sa gumagawa kung pakikita o sasabihin sa akin kung paano ang paggawa ng uling. So, ito po, Ka Henry. Ito po ang gagawin po namin sa uling bago magpuputo kami po ng kahoy, tapos tatamada, tapos tatambunin, tapos sisindihin, tapos pag naluto, kakalkalin, tapos isasako po. Pag naisako, ibibenta po namin sa mag-ibinda ng mga barabikyo. Ewan ko lang kung tama na ikwento sa akin dahil yan po, may mga putol-putol na kahoy na, oh. No? Pag yung mga putol-putol na kahoy na, ito isasalansan nila doon sa hukay. May hukay po sila Ilalagay po nila yung mga kahoy na pinutol. Isasalansan po nila yung isa-isa. Yung ano yan, halimbawa, kakamada, ito yung isa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima. Ngayon, yung susunod, pakros naman. Ganon din o. Hanggang sa tumaas po yun, hanggang sa pag napuno na yon, kukuha sila ng dayami, lalagay nila ron at papatungan ng yero. Ngayon, meron nung silang butas doon kung saan po padadaanin yung apoy. At alam nyo po ba, ang ginagamit ni Ka Henry, chinelas na plastic. Yun po ang sisindihan nila para sindihan yung dayami yung sa butas. Tama po po yan? Tama po yan. At ilang araw po yan pag na umpisa na po yung nag-apoy na po yung... Pag nag-apoy na po, pag nasindihan na po, pag natakpan na, pag nasindihan na po, mga apat na araw, limang araw. Limang araw? Opo. Kumpirma po sa lakit ng tarpon, uling ginagawa. Ayun, tuloy-tuloy yata. Tuloy-tuloy po yun, sir. Oo. Tapos yan, pag bukas po nun, hiwa-hiwalay na po yung kahoy. Yun na po yung sinasabi nating uling. At yun ang kanilang isinasako-sako
At yun eh, dadali na nila doon sa nagtitinda ng mga uling. Yan po. Mamaya po, isa-isahin natin yan para ipaliwanag sa atin ni Kahere kung paano siya magtatabas ng mga kahoy. Opo, eto. Uy, ang pare, ipalag, ihati. Sinasalansa natin yun, isa-isa. Pagtawan niya, tamuilit. Ito, miski mga malalaki pang puno ang nilalagay nila dito. Kasi po ito, pag nahuling na ito, hiwa-hiwalay na ito eh. Kaya kahit maliit, malaki, ang labas po huling, durug-durug na kapag ganyan kalalaki. Ito kasi o-open. Oo. Yan po ang isa sa kabuhayan nila dito sa bundukan. Yan. Mga tuwing ano ba kayo naggagawa ng uling? Araw-araw o merong, ha? Araw-araw kasi yung mga ibang-ibang order, mga ibang naglilisyon. Oo. Kaya hindi yung magbigil na makuling. Ah, hindi pwedeng mabakante, no? Oo, sir. Iba po nagkatrabaho, yung iba nagkakarbon. Oo. Pero talaga yung ano, meron nung hinuhukay na lupa para ilagay yan. Oh, yun ang talagang ano. Kulob yun eh. Amo ka ng uling, mainit. O, pero ganyan. Kaya plastic, o. Pansiga nila, plastic. Minsan, chinelas na plastic ginagamit nila. Ha? O, yan. Sinisindihan na po. Hindi o sila gumagamit na papilang o yung pangkaraniwa. Kung hindi, minsan o plastic o kaya chinelas na plastic para matagal o yung apoy. Gulong, na goma. Yan o yan. Pag nag-umpisa na po yan, mga 4 to 5 days. Uling na po yan. Ay,
ito yung mga kapatid nating katutubo rito. Nagdadamayan silang lahat para ho sa isa't isa eh mas madali nilang magawa ang bawat bagay na gusto nilang gawin yung ikabubuhay nila. Yan po ang ating mga kapatid na katutubo. Maraming maraming salamat po. Ayan, si Ika Henry, yung kanyang mga kapatid dito na nagtutulong-tulungan, yung kanilang mga kamag-anak. Okay, ayan po silang lahat. Maraming maraming salamat po. Oh. So, dahil sa uling, yan po ang kanila ikinabubuhay. You want knock-knock? Yeah! Ano ang uling sa Ingles? Charcoal! Okay, narinig nyo, charcoal, ha? I have my knock-knock. Ladies and gentlemen, Stevie Wonder. I charcoal to say I love you. I charcoal to say how much I care. I charcoal to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Okay po, charcoal. Yan po ang uling. Salamat po, Henry. Salamat. At sa mga kapatid nating mga katutubo, maraming maraming salamat po. Okay. Okay. Yan po ang ating mga kapatid na katutubo. Again, this is your friendly prince. At the same time, TV personality saying, I love you all 3 times a day. Okay? I charcoal to say I love you. I charcoal to say how much I care. Charcoal to say I love you. I charcoal to say how much I care. I charcoal to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Charcoal.